Isang mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kapag ganitong summer, marami sa atin ang may planong magbiyahe at mag-explore ng mga bagong lugar habang nagbabakasyon. Para doon sa mga gustong galugarin ang iba't ibang places of interest dito sa Pilipinas na hindi masyadong masakit sa bulsa, pwedeng maging alternatibo ang paggamit ng mga audio walking tours that offer a self-paced, informative, and immersive experience para sa mga gumagamit nito. Karaniwang kasama sa mga self-guided recordings na ito ang mga impormasyon tungkol sa kasaysayan, kultura, at iba pang mga kawiri-wiling istorya na may kaugnayan sa mga sikat na landmarks na makikita sa kahabaan ng ruta. Kaya't huwag kayong aalis. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa kung paano makakahanap ng affordable, eco-friendly, and culturally enriching walking tours sa Pilipinas kasama ang may akda ng Anthro on Foot Audio Walking Tours na si Razel Pauline Albano. Magbabalik ang Art2Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art2Art. Nandito pa rin tayo sa Art2Art at kasama natin sa hapong ito ang may akda ng Anthro on Foot Walking Tours na si Razel Pauline Albano. Magandang hapon, Razel, and welcome to Art2Art. Magandang hapon po, Miss Lisa Makuha Elizalde, and thank you so much for having me here. Medyo starstruck pa din po ako, nakaharap ko kayo ngayon. Mag-relax ka lang. Actually, bago natin pag-usapan yung iyong mga audio walking tours, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang trabaho ng isang anthropologist? Ang anak ko, anthropologist din. Nagtapos din siya ng anthropology. Paano ka nagkaroon ng interest sa field na ito? Okay po. So, nung college po ako, as with any other college student, siguro, kasi po 16 years old po ako noon, before K-12, medyo confused po ako kung ano gusto kong gawin for my career. So, nagpunta po ako sa isang safe na college degree into the sciences. Tapos, a few years into it, naisip ko po na hindi ako enjoy sa lab life. So, hanap po ako ng kurso kung saan makakapag-stay po ako outdoors for a long period of time. Tapos, habang nasa labas ako, nababayaran din ako for that for staying outdoors. Importante yun. Kaya, tingin ko po, natural po na naging choice yung anthropology for me. So, yung anthropology po, siya po yung agham na nag-aaral sa kultura ng mga tao of the past, present, and future. Meron po siyang four fields. Cultural anthropology, linguistic anthropology, biological anthropology, and yung pinakasikat to me, yung archaeology. Sa akin po, yung field ko is cultural anthropology. Okay. Ang anak ko, archaeology naman. Nice to know ang po kasi. Ang kanyang specialty. Opo, konti lang po kasi yung kilala kong anthro, kaya na-excite po ako pag may nakikilala po akong may na-anthro or may anak silang anthro. Yes. So, ano ang koneksyon ng sining at kultura sa buhay at trabaho ng isang anthropologist? Okay po. At kung bibigyan po sa konteksto po nitong project na to, kasi yung anthropology, naging bunga rin po siya ng isang colonial legacy. Kasi po, kumbaga nagkaroon po ng field of anthropology kasi gusto po ng mga colonizer noon na nabigyan ng rasyonale, yung bakit po sila nagpupunta sa iba't ibang lugar para mag-set up ng colonies nila, ganun. So, nagkaroon po sila ng field of anthropology para, kumbaga po, magkaroon sila ng reason
para pakita na, okay, backward kayo, kailangan ituro namin sa inyo ito, itong mga bagong gawain namin from the West, ganun po. So, yun po yung naging history ng anthropology. Pero through time, yung anthropology din po, yung naging rason, paano nagkaroon po tayo ng bagong history na overturn niya po yung, tinatry niya pong i-overturn yung colonial legacy na yon sa pamamagitan ng pagpapakita na, actually, hindi nag-start yung history ng lugar na to from the time na diniscover sila ng mga European colonizers. Marami pong rich culture and history yung lugar na to even before these European colonizers arrived. Totoo yun. Opo. So yung pong trend ng anthropology actually po, more on from that period na yung pong ano siya, naging bunga po siya ng colonial legacy, to ngayon, mas fina-celebrate po niya yung diversity, yung uniqueness ng bawat isang lugar, rehiyon, komunidad. So for this project po, naging importante po yung background ko on anthropology kasi sa akin po, yung naging tema is paano ba natin mabibigyan ng honor yung hometown natin at hometown ng isa't isa. Sa akin po kasi more than yung mga colonial structures na usually po yung nagiging feature ng cultural heritage tours, sa akin there is more to those colonial heritage sites. Marami po tayong mga public park, marami po tayong mga cuisine na pwedeng ma-discover na kumbaga po ibang angulo ng pagtutour sa bansa natin. Ah, I see. So, pwede mo bang isalaysay ang inspirasyon sa likod ng Anthro on Foot audio walking tours? Okay po. So, meron pong dalawang rason 'yon. Yung pangalawang rason ko, 'yun yung nagbigay ng tool sa akin para ma-address ko yung first reason. So, yung first reason ko po kasi, mula pa po nung bata ako, lagi po sa aking palaisipan yung konsepto ng privilege. Parang uncomfortable po talaga ako sa kanya kasi feeling ko po, yung kuyari po, dahil sa privilege, meron kang access to certain things. But at the same time, yung accessibility na yon, ibig sabihin, inaccessibility for other people. So, tingin ko po yun yung naging guiding light ko, both in my professional and personal life. So, pangalawa naman po, between 2015 to 2016, first time ko pong nakatry ng walking tour overseas. So, yun po yung nag-open ng possibility sa akin na, wow, pwede pala na affordable ang tour. Pwede rin pala yung ganitong konsepto. So, 17, mga 2 to 3 years after, 2018 po yun, na-assign po kasi ako sa historic district ng Angeles City. Meron akong isang project doon, the Cultural Heritage Management Project na ginawa. And then maaga ako natapos. So sabi ko, sige, nandito na ako sa historic district. Try ko kayang i-draft itong walking tour project na naiisip ko. So tinry ko po siya, half a day, nagawa ko po yung itinerary. Pero to finish yung write-up, yung history, tapos description ng bawat place, inabot po ako ng almost a month. Tapos yun po yung first try ko sa kanya. Tapos mula noon, nagtuloy-tuloy na po. Ginawa ko siya. Okay. And so you can call it like a passion project? Yes. Passion project siya. Wow. And gaano katagal yung inabot yung from the conceptualization stage to the actual launch of the first recordings? Okay. Para po mabuo yung 44 audio tours na kasama nung first launch, inabot ng 6 years. 6 years? Wow. Kasi yung sinabi mo yung isang audio tour, like one day mo nagawa, pero yung research, all of that, 1 month. Opo. Almost 1 month po siya inabot. And then kasi, kaya din po siguro tumagal ng 6 years kasi aside from it being a largely one-woman show, kasi po limited yung budget ko. So, ako na po yung gumawa ng script, tapos research, ganun. Mas naunahan po kasi ako ng self-doubt kasi naisip ko po, qualified ba talaga akong gawin to? Kasi naisip ko po, yung concept niya is, tingin ko may future siya at maraming tatangkilik. Pero naisip ko, wala akong PhD in anthropology. Qualified ba talaga akong gawin to? Kaya po siguro nag-drag out ng 6 years. Well, obviously you're very qualified. So, bilang isang applied anthropologist, paano nakatulong ang iyong background sa pag-develop ng Anthro on Foot audio walking tours? Sa pagiging applied anthropo kasi, aside from yung technical skills na nakuha ko from my work experience, for example, yung desk research, field research, yung
yung pong, kasi as an applied anthro, mas matagal po kami nag-field research. So, natuto po kaming maging culturally sensitive, adaptable, flexible, at saka po, matuto pong mag-manage ng project given a limited budget. I think ito pong mga soft skills na to na natutunan throughout these years, nakatulong po sa akin para matapos tong project. Kahit na po limited yung budget, at saka kahit po na medyo uncharted territory siya in the Philippines. So yung exposure mo before you started working on your own audio tours, yung exposure mo sa audio walking tours, dun lang yung nung nag-abroad ka? Yun lang po. Yun lang yung talaga yung exposure mo. And then that idea sparked na the creation of 44 walking tours on your own. Yes. Ang galing! Ang galing mo naman! Opo. Pero na-supplement po in a way doon po sa mga field assignments. Kasi po, habang pong kunyari nasa fieldwork po ako, dala ko po yung project na to. Tapos, kapag po may free weekend or maaga ko natatapos sa work, tinatest ko yung itinerary na nagawa. Tapos, ayun po, nagkakaroon po ako ng idea na, possible. Tapos, meron pong times na, hindi pala to possible. Ganun. Tapos, or may disclaimer po sa tour, sa segment ng tour na, please proceed with caution kasi it depends on the fitness level, yung walkability ng next part ng tour. Nga eh. I was thinking, not just the, it also depends on the weather. Kung mainit, malamig, o umuulan. Ay, tama. So, working on this project, you said it was like a one-woman show. No sponsor for the past 6 years. That's remarkable. Pwede mo ibahagi ang ilang hamon na hinarap mo at paano mo nalampasan despite the absence of sponsorship? Okay. Nung umpisa po talaga, hindi ko maikakilala na nag-spend po ako ng ilang buwan maghanap ng sponsor. Nung after ko po magawa yung first draft, naghanap ako ng sponsor pero wala po talagang bumabalik with positive reviews. Understandable naman po yun kasi wala naman ako mapakitang product kundi yung isang ginagawa kong draft. So, naisip ko po since meron naman akong day job, sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-focus sa content building muna? So, yun nga po, yung pong sa umpisa, yung sponsors po, yung limited budget, yung po yung naging problema ko. And then, through time, siguro po, tingin ko po, divine providence na din na na-lead ako towards completing this project kasi marami na, nung nag-ease out po yung pandemic noong 2021, bumalik po ulit yung work travel. So, na-assign po ako sa maraming mga cities and municipalities sa Philippines. Tapos, meron po ulit dalawang ulit project na dumating sa akin na ganun din po ang nangyari na mas nabigyan po ako ng opportunity to travel around the Philippines. So, nagkaroon po ako ng opportunity to test out these itineraries na nagawa ko po noong middle of pandemic na lockdown. Kasi doon ko po na-build talaga yung content, yung itineraries. Yun po yung naging challenge aside doon sa budgetary issue sa simula. Eventually po, yung self-doubt ko din. Pero more than anything, masasabi ko po na looking back, naisip ko po na medyo naging smooth po siya kasi na-assign ako dito sa mga field assignments na naging paraan po sa akin para matapos ko yung walking tour. Kasi kung hindi po ako nagkaroon ng ganung opportunities, tingin ko po hanggang ngayon, hindi ko pa rin po matatapos yung 44 na ito. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa proyektong Anthro on Walk Foot Walking Tours, kasama ang may-akda nito na si Razel Pauline Albano. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, isinasagawa ngayong araw ng Linggo, March 17, ang Art in the Park sa Jaime Velasquez Park, Salcedo Village, Makati City. Tampok ang mahigit sa 60 exhibitors, kabilang ang mga galleries, art collectives, independent art spaces, at student art groups. Mga paintings, photography,
ceramics at iba pang obra mula sa mga veterano at baguhang artists ang makikita sa Art in the Park na bukas hanggang alas 10 mamayang gabi. Kasalukuyang itinatanghal ang all-women exhibit na pinamagatang The Sun is Also a Star sa Arte Bettina, 3rd level ng Greenbelt 5, Makati City. Tampok ang mga obra ni na Alexandra Abad, Erica Mayo, Gianu, Rain Sarmiento at Renee Avila na naglalarawan sa konsepto ng araw bilang simbolo ng pagiging isa ng lahat ng nilalang. Makikita ang exhibit hanggang March 21. Sa tanghalan, puling inihahandog ng Dulaang Universidad ng Pilipinas ang kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba, adaptasyon ni na Rudy Vera at Maynard Manansala sa maikling kwentong pambatang How Rosang Taba Won a Race ni Dean Francis Alfar. Tunghayan kung paano natalo ng isang matabang babae ang isang matikas na komandante. Lunsaran ito ng talakayan tungkol sa pagiging makabayan at sa handaang laging ipaglaban ang dangal ng sariling bayan. Magkakaroon ng palabas mula April 19 hanggang May 5 sa IBG-CAL Theater, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Welcome back to Art to Art. At kasama pa rin natin ang may akda ng ANSRO on Foot Walking Tours na si Raisel Pauline Albano. So, Raisel, could you elaborate more on the advocacy behind the ANSRO on Foot, particularly in promoting affordable, accessible, and environment-friendly domestic tours? So ito pong project na ito, it's guided by its advocacy to normalize affordable, accessible, environment-friendly tours within the Philippines. Mm-hmm. Ito po kasing project na to, to me, it's about more than being a tour project, it's about breaking social barriers na for the longest time, yung travel within the Philippines has always been a privilege na dati nga po, hindi ko pa po na-experience actually mag-walking tour kasi nakita ko yung prices, it's around $25 per person. Mm-hmm. Kumbaga yung price range po niya, it's built for foreigners or Filipinos living overseas. Kaya ito po yung naging mission nito na to make it as affordable as possible. Kaya po ang nangyari is, aside from ako po yung nag-research, nag-gumawa ng script, and nag-edit ng mga tours, and also, along with the help of our research assistant and then voice talents and then publishing assistant, yung kapatid ko po na si Renrich, ginamit po namin or minake the most namin yung digital tools available, affordable and free digital tools available para makeep namin yung operational costs at the minimum. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito po yung, kaya po nagawa po yung advocacy na ito. So, as of today, how many itineraries and how many regions have been included in your walking tours? So sa first launch po namin, meron kaming 44 places na na-include, covering 14 regions out of 17 regions. Mm. And then just this week, may natapos po kaming one more tour, yung Dipolog, which makes it 45 places covering 15 regions out of 17. Kulang na lang po namin yung Soxargen and Barm. And ano? Barm. Barm. Apo. Oh, okay. So, paano mo napili ang mga particular na lugar na ito? And ano yung criteria na kinoconsider mo in order to create a walking tour for this place? Medyo personal po yung pagpipili ng first 44 kasi sa umpisa po, nilista ko lahat ng places in the Philippines na na-visit ko in my lifetime. Mm-hmm. Tapos, kinategorize ko siya based on province and based on region. Tapos, after po nun, nilista ko yung mga places na hindi ko pa na-visit. So, yun po yung magiging priority ko na i-visit. Hmm. Nagkaroon po kasi ako ng opportunity sa UNESCO Silk Roads Program na gumawa ng research on the legacy of the Silk Roads in Maritime Southeast Asia. Hmm. So, nagkataon naman po yung mga lugar na hindi ko napuntahan. Ito po yung topic nung research na ito. Mm-hmm. So yun po yung naging priority ko na puntahan. Mm-hmm. Tapos yun na po yung bumuo nung first 44 from my personal experience traveling to these places tapos yung pong opportunity to do a research on Maritime Southeast Asia. Kaya po ako nakabuo nitong 44. Mm-hmm. Okay. And out of those 44 tours featured on your channel, alin ang pinaka-memorable para sa'yo? Para sa akin po, medyo may personal bias. Pinaka-memorable po sa akin yung
tours para sa San Fernando, Pampanga, yung hometown ko. Mm-hmm. And then Lawag City, Ilocos Norte, yung hometown po ng dad ko. Mm-hmm. And then Cabanatuan City, Nueva Ecija, yung hometown ng mom ko. Mm-hmm. Kasi para sa akin po, pinakamahirap pong gawin yung mga lugar na to. Kasi mm-hmm. iba po yung personal expectation na maganda dapat yung gawa ko sa kanila. Kasi living in these places, tapos growing up, na nagbibisit po ako sa places na to, in-expect ko na expert ako dun sa mga lugar na yon. Pero nung ginagawa ko yung tour na to, na-realize ko at embarrassing na ma-realize na wala pala akong halos alam dito sa mga lugar na to. Mm-hmm. Kasi to me, I think, na-take for granted ko po yung mga lugar na to. Kasi lagi ko po silang nakikita, tas parang wala lang. Ganun lang po. Mm-hmm. So, nung tinay ko pong i-peel off yung sense of familiarity nung ginagawa ko siya. So, actually, ilang beses ko po siyang ginawa. Marami po akong kinuhanan ng comments. Kasi po, nahirapan po talaga akong gawin itong three places na to. Mm-hmm. Okay. So, take us through the process so that we have an idea of what to expect when we use an audio tour guide. So, ano yun? Dina-download sa phone? Ah, yes po. Aha. Uh-huh. Yeah, so, meron pong third-party app na nakipag-partner po ako doon. Free for me naman po to upload that, yung Easy.Travel app. Doon po sa Easy.Travel app, pag-open po nila doon, pwede nilang i-type. Let's say, pupunta sila sa City of Manila, Metro Manila. Tapos, pag-open nila, may free introduction per tour. Pwede po nilang i-play yun. And then, after po nagkwere, gusto na nila mag-full access doon sa tour. I-click lang po nila yung full access. Tapos, mapupunta po sila doon sa kung ano man yung payment scheme nung phone nila, like iOS or Android. Tapos, pagka-pay po nila ng for a very affordable fee of between 49 pesos to 99 pesos for a one-time fee, ma-access na po nila yung commentaries per tour. So, every tour po, it always starts with the pre-colonial history of the place. Kasi for me, importante pong i-highlight yun. Kasi yung mga tour itinerary sa Philippines and textbook usually nag-gloss over yung part na yon or misrepresented. And then after the pre-colonial history, meron po introduction on the Spanish, American, and Japanese occupation sa Philippines and then kung ano na po yung lugar na yon today. Mm-hmm. And then doon po sa buong walkthrough, meron pong history ng bawat place na kasama sa tour and then a description. And then as applicable, nakalagay din po kung ano yung times ng opening and closing ng museum or church, kung magkano, kung meron po ba mga kailangang alalahanin sa mga pagdadamit, kung may bawal, ganoon po siya. And then, lahat din po ng introduction, free po siya to access on YouTube. May podcast din po yung Anthro on Foot. So, sa mga tao po na hindi pa po sila sure kung gusto nilang i-visit yung place or gusto nilang malaman lang yung history ng place, pwede nilang i-access for free yun sa YouTube. Okay, so YouTube, what is the name of the channel? Anthro on Foot? Yes, Anthro on Foot. Anthro on Foot sa YouTube, sige. I-explore ko yan mamaya. So, may idea ka na ba kung nakailang downloads na ang mga tours mo? Ah, sige. Before po siya naging quite viral online, so, 2 to 10 sales lang yung na-receive namin a year. Tapos nung naging medyo viral po siya nitong January, within a span of 3 weeks, nagkaroon po kami ng 4,977 views. Wow. And a few hundred downloads. So, very, very thankful po talaga sa exposure and sa promotion na binibigay ninyo sa amin para mas ma-promote po itong small passion project namin. I think it's amazing. So, paano nakikilahok ang mga lokal na komunidad sa proyektong ito? Ano ang papel nila sa pag-develop ng walking tour guides? So, para sa akin po, itong project na to, hindi ko siya talaga project per se, kundi to me, para lang akong conduit nung history nung community na yon at saka yung bigger public. Kasi to me, yung sinasabi kong, yung laman ng bawat tour, it's just a reflection of the community's history. So, para po sa akin, yun po yung malaking papel ng mga tao. Kasi, bawat tour, hindi po siya nag-focus sa pre-colonial, colonial history. It also gives honor to ano na po ba yung lugar na yun ngayon. Mm-hmm. Kaya po, kung mapapansin po ng mga magda-download ng tour, every tour, meron po siyang public park doon sa tour. Kasi, kung isipin po, baka magulat yung iba, hindi naman to kasama sa definition ng heritage. Pero sa akin po kasi, gusto kong i-highlight yung importance itong public parks. Kasi it's not just a public park na may green space, pero it's also an opportunity for the community to meet,
to gather, to share stories. Mm-hmm. Kaya ito po yung gusto ding i-celebrate nitong walking tour project na ito. Mm-hmm. Okay. And so looking ahead, what are your plans for Antro on Foot audio walking tours? So ang next po namin ginagawa ngayon is curating more sites para hopefully makover na yung all regions of the Philippines. Mm-hmm. Secondly, ang isa pa po naming aim is to offer these English tours into the local languages. Kasi for now, English pa lang po siya available. Mm-hmm. And yun po, ang gusto po namin para mas maging accessible siya to everyone, kung ano po yung local language ng isang lugar, maging applicable po yung tour na yun doon sa majority language of that place. I see. So, kung sa Visayas, may Bisaya din. Opo. What about other foreign languages like French, Spanish? At tinry po namin yung Angeles sa Chinese kasi napansin namin na maraming nagda-download na Chinese users. Mm-hmm. Yung po, so, nakagawa po kami ng Chinese translation for Angeles. Pero, mm-hmm. yes, it's also a good thing to note po for future developments. Mm-hmm. Well, for the other tourists, no? Na. Okay, so can you give us some tips para sa mas lalong mag-enjoy sa mga may balak gumamit ng audio tours mo? Ano ang dapat nilang gawin o tandaan? Okay. Sa mga gustong mag-access nitong audio walking tours namin, I guess yung mabibigay ko lang na advice is enjoy these tours kasi it's very flexible and adaptable to your travel needs and preference. Pwede mo siyang i-play or pause anytime. Mm-hmm. Pwede mong i-play and pause while doing the walkthrough yourself or pwede rin habang nasa bahay ka or medyo pagod ka, mainit, gusto mo lang gawin sa sasakyan or sa restaurant or mm-hmm. sa bahay. Mm-hmm. So yun po, tingin ko po, ma-enjoy nila yung flexibility na ibibigay nitong audio walking tours. Mm-hmm. And of course, wear comfortable shoes. Rachel, thank you so much sa pagbisita mo dito sa amin. And in fact, dala mo yung parents mo dito. Thank you. So, thank you. At sana naman ay marami pang maging interesado sa iyong mga walking tours at gamitin ang iyong guided tours. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.